Igan, patuloy na binabantayan ng Tropical Depression Lannie na 8 beses pong naglandfall kahapon. At para sa update, bakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Ariel Rojas. Ariel, good morning. Good morning, Igan. Oo, nasa na ang Bagyong Lannie at magla-landfall pa rin ba uli ito? Yes po. Kanina po alas 4 ng umaga, ang sentro ng bagyo ay nandyan pa rin sa gitna ng Sulusi, sa layong 90 kilometers northwest ng Cuyo, Palawan, or 70 kilometers south-southeast ng Coron, Palawan. Posible na maglandfall pa ito dyan sa may bahagi ng Kalamian Group of Islands sa northern Palawan ngayong umaga bago lumabas ng West Philippine Sea. Taglay pa rin po ng bagyo ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. At yung pagbugso naman ng hangin umaabot ng 55 kilometers per hour. Ang kanyang pagkilos ngayon, pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ngayong araw, magpapaulan ba ito, Ariel? Meron pa rin pong aasahang mga pagulan. Dulot itong si Bagyong Lannie. May katamtaman hanggang sa malalakas at minsan po ay buhos na pagulan sa may Palawan kasama ang Cuyo at Kalamian Islands. At tayo naman po sa Metro Manila, sa Western Visayas, sa Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon at sa ibang bahagi po ng Mimaropa, meron ding mararanasang mahina hanggang sa katamtaman at minsan ay malalakas na mga pag-ulan. Paalala lang po sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar ay maghanda po at magbantay laban sa mga posibleng mga pagbaha at paghuhunang lupa, lalo sa mga nakatira sa mga low-lying areas, tabing ilog, tabing sapa at sa bulubundong lugar. Pag tinignan mo, mabagal si Lannie, pero huwag tayong panilang dun sa kanyang bugso ng hangin, ano? Mapaminsala pa rin ito, Ariel? Actually po, kung kukumparahin ng igan yung ulan at yung hangin nitong bagyo, mas kailangan paghandaan yung ulan dahil mahina relatively ang status ng bagyo. Tropical depression intensity lamang siya. So kaya nga po, signal number one lang yung tinataas natin na signal ngayon. So again, yung mga pag-ulan po ang kailangan paghandaan dahil magadalayan ng mga pagbaha at pag-ulan ng lupa. Okay, Ariel, kailan ito inaasahang lalabas ang PAR natin? Posibleng makalabas na ito ng PAR bukas po, Miyerkules ng umaga or hapon. Okay. Lagay ng panahon sa Metro Manila. Ngayong araw po, makakaranas pa rin ng makulilim na kalangitan. May mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan sa Metro Manila at dahil po kay Bagyong Lannie. Meron pa tayo ibang binabantayan sa manang panahon? For now po, in the next 24 to 48 hours, maliban kay Lannie, wala po tayong ibang minomonitor na sa manang panahon na makaka-apekto sa atin sa Pilipinas. Ingat. Okay, ingat ka. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Ariel Rojas.